nagbubulo kami dito. Hindi, okay lang po. Pag-ilong lang ang pagitan. May tapang din, may tapang. Ah, ganun ba? Grabe, tumahol to. She looks so beautiful. And so... Welcome to my YouTube channel, Rated Karina, and it's an exciting episode today. Baka nagtataka kayo, bakit ko makasama ito? Diba? Si Colette. Alam niyo namang forever photobomber. Pero ngayon, sinadya ko siyang dalhin dito kasi alam niyo namang mahilig ako sa dogs. Pero meron akong na-discover na isang kilala ninyo, sigurado, pinag-uusapan ng lahat na mahilig din pala sa dogs. And guess who it is? It's none other than, tada! Mayor Isko Moreno for Yorme. Pinuntahan natin si Yorme sa kanyang City Hall office. I-raid natin ang kanyang office. Yorme, raid ko kaya yung office mo. Saan ka ba natutulog? Pinakita niya sa atin ang kanyang conference room, ang kanyang receiving room, and best of all, kanyang bedroom. Ano ba naman ang bedroom ni Yorme? Sa loob ng office niya at sino kasama niya doon sa bedroom niya? You'll be shocked. Kailangan malaman ninyo kung sino yung kinakasama is Omer. Are you ready? Handa na ba kayo? So, watch and enjoy our office raid of Yormen! And we're here in the City Hall of Maynila. Ito na ang kanilang quadrangle. At dumating na si Yorme dito sa kanyang opisina. Pinag-uusapan ng lahat at na-interview na ng lahat. So, sinadya ko namang mahuli ako talaga dahil iba ang mga tatanungin ko kay Isko Moreno, a.k.a. Mayor Yorme. Mayor Yorme ba? Yorme lang. Okay. So, ano kaya ang bagong City Hall ng Maynila ni Mayor Isko Moreno alias Yorme? Follow me on this special episode on Rated Corina. Ganito pala dito sa City Hall, exercise ka talaga tuwing umaga. Pag naka-heels, huwag kayong mag-high-heels, magpupunta kayo dito. Okay, so ito ang ilan sa mga ginawa ni Yorme. Nag-lagay siya ng mga social na kami ngayon sa City of Manila. Hello po! Okay, papasok na po tayo kasi ayan ang bulwag ng Katipunan. Okay, hanapin natin si Yorme. Nasaan na si Yorme? Tcharan! Opo! Hi! Hello po! Ay, ayun na si Mayor! Ay, ayun na si Mayor! Ay, hindi pala drone na. Okay. Siya, photogenic. Akala ko si Mayor na yun. Hey, ma'am. Okay. Morning, ma'am. At ito naman ang mga mirror ng ABS-CBN. Uupo ako dito sa gitna at si Mayor nandoon. Pagtutuos kami. Hadouken! Round one, fight! Ito na office niya. Hello, thank you. Sorry, nagugulo kami dito. Hindi, okay lang po. Andali lang, na-interview lang kami. Okay? Mamaya tayo mag-re-raid ng kanyang kwartito dito sa City Hall. So, tapos na kami sa aming mga bagbagdam namin interview with Mayor Yorme. Pag sinabi ko mayor, wala si Yorme. Oo, mayor. Kasi baliktad ng mayor yun. Yung tawag sila. Poise. Okay. Sok pa na tayo sa Tokwart. Sok pa na tayo sa Tokwart para sa raid ni Corina ng kanyang kwartito. At kaya ang laman ng kwarto ni Yorme. Ah. Ito, regalo na ng taga-Iloilo. Okay. Ito, binigay sa akin ng Litran. Mga regalo sa akin ng Federation. Pero naniniwala ka? Yeah, well, I believe in God. Okay. Na, so ito lahat para mga regalo. Oh, mga alay sa puon. Oh, mga pinigilas sa akin. So okay, to show appreciation, we put it there. Okay. Para kung sakasakali. Makita naman nila. Ang dami mo kailangan pasayangin. Diba, no? Mahirap talaga. Oo, pero kaya. Yun ang maganda kasi artista siya dati.
hard work. Kahit na masama ang loob, nakangiti. Kahit na masama ang loob, ginugulo natin siya. Wala siya malamang. Nandito na tayo. Ano? Nagagawa lang. Dinigalo sa akin yung cafe account. Yung galing, oh. Ang cool epekto. Kala mo may ano, underground balls. Na mo ang ganda. Hindi ako marunong sa fish. Hindi siya marunong sa fish, pero alam niyo, sa dog, ang galing niya. At ang balita ko, nandito yung bunso niya. Ano ba? Nandiyan ang bunso. Nag-i-start ako ngayon. Oh my God! Julio Iglesias! Parang nabubuko ang edad. Oh, hindi, bata pa siya. Ano po eh? Old soul ba? Old soul! Kung mahilig ako sa Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Oh, may Eddie Peregrina ka pa. Eddie Peregrina. Tapos papatugtog ako ng ano, kundiman. Oo. Oh. Tapos ito, mga lumang Pilipino. Pagkaliba, misan sa YouTube o sa Spotify, doon papatugtog ako. Tapos gagala. So wala naman talagang bed? Wala. Ano lang? Yun yung bed kung sa room. Medyo magulo yun. Parang bahay na rin siya eh. Yes. No? Sa mga nanonood ngayon, ano? Baka hindi nyo na alam kung ano ito. Kami lang na mga 40 and above. So nakisama na ako sa 40 and above. Kung mahingin na ako sa lamig, meron naman ako yung electric fan. Hindi ka pa yung air fan. Gusto ko na yun. Natatakot ba sila kay Jorge? Yung mga tao dito, halimbawa nakikita ko yung mga empleyado mo, natatakot sila sa'yo? Hindi naman. Kasi matagal ko na rin silang empleyado. Mga 20 years na yung iba dyan. Iba dyan, 15 years na. So alam nila yung working habit. They join. Muti ako, jugi-jugi sila. So alam nila, kunwari nagalit ka. Parang hindi personal yon. Ah, wala naman. Alam sila? Lang, basang-basan nila ako. Ano na uutangan ka dito na? Bale! Pwede ba advance? Oo, usong bale dito. Abonado. Diba? Ang ibig sabihin nito, I'm number one. God first. Ah, God first. Oh, God first, yeah. Yan ang atin natin sa... Ako, I'm number okay, Yorme the dog. Yeah, Yorme babae, the dog. Babae. Ano ang breed niya? Ano siya? Ochard. Oh, yan. Ochard ka. Lagi ako nabubuloy sa Ochard. Pangalan. Ochard. From Russia? Yeah. Wow! Beautiful. Ito po ang kanyang bunso. Okay. Pero talagang dog lover ka, Yorme. Oh, hindi lang pwede sa bahay kasi ang mga anak ko at allergy? Ano sila? Tumatama sa buhok. Correct. Kaya, total lang dito si Yorme the dog. Yorme the mayor and Yorme the dog. Okay. Sa ano ito, territorial dog to? Yes, okay, yes. Kaya, bagay na rin nandito siya para pag mga tulongis, pag naman. May tapang din, may tapang. Sobra. Ah, ganun ba? Tumahol to. She looks so beautiful. Kakabahan ko. Talaga. So mabait. Okay, si Yorme, binisita na ito ng maraming mga dog lovers, no? And kanina sa interview na pag-usapan namin, yung pag-aayos noong dog shelter. And Yorme, ano nga ba yung sinabi mo sa akin kanina? Clinic. Kakaroon tayo ng clinic para sa mga stray dogs and cats na hindi na yung parang patapon na lang ang... Correct. Parang pangkarni na lang yung itsura ng tirahan nila. Oo, kawawala. So, talaga. We'll try to put a clinic to care for them. Then anybody who are dog lovers and cat lovers can adopt. Oo. Pwede naman. Ay, tutulong ako sa pagpapa-adopt. Magaling kasi ako dyan. Kasi meron naman kami mga veterinary. Empleyado namin. Correct. Literal. Correct. Kaya we have resources, facilities na lang na dinuro. Kasi dati meron. Dinuro mga nagdaang... Anyway. O, pag nangyari yon. Mga next year, todas na yun. Ayun baka na nga. Baka umabot pa ng December eh. Oo nga. Pwede ba akong sumama dun sa mga kailangang ano? Ay, kailang ako. Parusahan. So kahit hindi ako residente ng Maynila, flying boater mo ako dito ha. Oo, pag nangyari yan. Ayan. Wow, Yorme! So beautiful! Yorme! Good girl! Ah, wala nang stress niya. Malandi kasi ito. Ayan ang gusto niya. Masarap si Loco. Ganda naman yung selfie. Bakit lahat sila tumatawa? That's why I printed that picture kasi napaka... Alam mo biglang, ba't tumatawa sila lahat? Parang natawa sila. Tapos nakuha na ng picture. Maraming picture yan. Ito yung pinakagusto ko. So that's yung na-blow up. I love it. Kasi natural. Kita mo. I talked about the program, our vision. Then I do some continuous joke. Pero real talk joke. Eh, parang ganun lagi yung ginagawa. Betang-beta sa mga babae. Ayun, puro babae. Hi, Wen.
ang hindi ko nagagalit na sekretary. Okay, yung unahan mo nagagalit. Hindi niya magagalit kahit kanino. Totoo? Mahaba ang pasensya niya. Sa araw-araw, ilang tao na kinakausap mo? Sa akin directly, 100-150 individually. Wala pa yung schedule sa labas. So lahat yan papangakuan mo? Hindi, lahat dinidiscuss namin kung ano yung kailangan nila. Okay. And I'll try to manage and address it as soon as possible. Dito naman, yung famous na oval office. Inilala mo daw ang buong Butihol? Oo, inilala ko lang. Ito, dati marami kasing mga achievement dito eh. This is more eh. Yeah, of course. Pero maliwanag, yun lang. Wow! Parang gusto ko magtanong sa atin eh. Yeah. Dito rin po yung weekly truth or consequence. Alam na. Weekly truth or consequence. Sabihin mo ang katotohanan or else. Dito pwede ka mapagalitan, pwede ka rin makuwihan. Inside and outside. Pero pag napapagalitan, puro inside. Ano kayong itsura ni Mayor? Nagagalit. Parang ayoko na malang. Huwag na natin alamin. Bagay na sa kanya yung parating na kangiti para fresh. Fresh parati siya. Oh, nako, nanggaling na rin dito si Yorme. Nako, kinulong niya dito minsan ito. Minsan nakukulo kasi, ang daming tao. So excited siya sa akin. Kaya pero ay lahat. Barbis-barbisan. Ano naman ito, mga auntie dito. Ito naman huli, bulwagan. Taong bayan naman. Ito yung bulwagan. So kung mayroong meeting. Major events na orientation, discussion, pulong. Botong Francisco ang... Galing. Pangpangulo ang dating. Ito na walang Philippine ano, history. Ito yung ano yung San Andres Bonifacio, yung Balintawak. Yung sedula. Oh, sedula. It's really old. Another one, the killing of Bonifacio. Ang wakas ni God Andres Bonifacio. So, pati pring. Dito mo sila kinakausap? Yung pangkalahatan, yung maramihan, yes, dito. Pero dito yung one by one sa loob? Sa loob naman yun. Eh, yung listening you do. Totoo. Alam mo, instead of talk. Listen. Alam mo kung minsan natutunan ko din, kahit ayaw mong gawin, ayaw mong makipagkita. Pag nakipagkita ka, meron ka pa rin natutunan. You always learn something. Correct. One way or another. Makikita mo. Oo nga, no? Papaganong ka. Oo, okay nga. And ang ano doon, ang ironic doon, sometimes you will hear it from the least person that you expect. Totoo. Yung, baka alam mo wala pwedeng ka lang. Sa bata, no, pwedeng sa matanda. Pero yung pala, totoo. May value. Correct. So, ayan yung patay. That's where I grew up. Kasi may kaya yung namatay. So parang meron siyang home camera. Tama, 90s na 90s. Yung mga broke, lahat. Ilang taon ko dito? 18. Yung mga namatay yan. Si Aling Mita yun eh. Mga kamag-anak ni Wawi Roja. Sawa ng namatay. Oh, ayan, January 25, 1993. Parang gusto ko siyang paliguan. Kasi yung tisoy, hindi ba kanya yung pagkatisoy kasi puro dungis. Pero hindi, nagtataka siya. Ito yung question niya. Sa dami ng mga bata doon sa video na yun, yun ang buhay magate. Bakit daw siya? Wala naman daw special sa kanya. O ako naman, I disagree. Feeling ko, meron talagang special sa akin. Una, pogi ka kasi. Uy, kaiba talaga yung mukha ko sa kanila. Medyo titisoy-tisoy. Titisoy-tisoy na madungis. Na makapalang kilay. O, yun talaga nakagip ng camera. Yun na yung simulan. I think it's also, you know, making the most of opportunity. Ang maganda dito, yung kwento nitong video na to, diyan ka na-discover. That night, ito na ang simula. Hinintay ka na lang ng Maynila. Na, so, hinintay ako ng Maynila. Parang pigil ko lang. Hindi ko naman mapipigilin ang tao na mag-isip na masama dapat sa'yo. Walang makakapigil. Ang importante. Ang importante, they do it. Just be strong and try to cope with the challenges. Believe in that. Ang tanso, pagbuhin mo man ng ginto, tanso pa rin. Pansamantala lang ang pansin. Darating din ang oras, madi-discovery ka rin. Takes time, but you really have to be patient. Oy, pero ang ginto, kahit itubo mo sa tanso, ginto pa rin. Ginto pa rin. So, hindi po siya lasalista. Hindi po siya nag-aral sa Ateneo.
Pablo High School. Nakalam talaga siyang royal blood. Pero dugong buglaw. Dugong tondo po tayo. At syempre, meron ding Nobu hair dito. habang siya ay nagganyan-ganyan, may no, ginagamit talaga ito ni Yorme. Paturo na ako sa kanila kung paano gamitin. Ito yung shampoo, ito yung conditioner. Ano pa ng buhok mo? Nakakaingit. Actually, lumapad na yung noo ko eh. Nagsimula ang nag-receive, 35. Nung 35 ako, nakaramdam na ako. Tinanong ko yung miss ko, sabi ko, eto na. Tonight in shining armor. Nagkonsulta ako sa doktor. Well, one, it's genetic. Two, stress yan. And the only way to do it, pabagalin or wag na mabawasan, go to natural ways of using product. Pero kailangan natural. Yan yes, ang gusto mo natural. As much as possible, natural. So, ngayon, ang tanong, bakit mo daw pinamimigay ang pera mo? So, itong kinita niya sa Nobuware, pinamigay din niya. Pamamigay niya sa niya. Yung buhok niya, kumapal na, nakatulong pa siya sa kapwa niya. Pahingi nga ng Nobuware. Meron ako, ayan. Yun ang segue. Yun ang segue ko. Mayor, thank you. Mag-enjoy. Nakakatuwa si Yorme. Ano? Sa totoo lang, si Yorme. Pero, nakikinig ako. May sense ang sinasabi niya. Matagal-tagal ko na rin kilala si Yorme. I mean, dati hindi naman siya Yorme. Sana lang hindi siya magbago, di ba? And sana lahat ng mga pangako niya, especially for the dogs of Manila. Kasi marami naman ang tutulong sa kapwa-tao. Pero walang aso na tutulong sa kapwa-aso, right? So tayo na yun. And Yorme is one of the few local government officials who are really dedicated to making things better for the animals. At papalitan niya yung Manila Pound na yan. So, Yorme, pangako mo yan, ha? Para kay Yorme the dog and for Colette my dog, not the dogs in Manila. Thank you very much to Nobu Air for sponsoring this episode. And guys, if you want to have more of this, press notification button para masasabihan kayo pag may bago na tayong episode, right? Thank you for liking and subscribing. Tell everybody about it. Mag-comment kayo dyan para mabasa ko. And I'll see you on our next episode. Bye-bye!